Magandang buhay! At eto ang kasama pa rin natin si Gerald Anderson. Yes! Eto na, Gerald. Ano ang na-discover mo kay Julia nung nasa Japan kayo? At ito ay first tambalan yung dalawa na love team. Gusto ko yung yes mo, ha? Oh, yes! May dila. Yes! Okay. Pero nakakamiss na yung last na tibanding kay Gerald. Oh, my God! Ano, ulitin natin? Yes! Yes! So, yes, ako ayoko na. Pero kamusta okay. pala? Kamusta? Ano yung na-discover mo? Yes, oo. Sobrang nakakatuwa kasi kita ko na sobrang mahal niya yung ginagawa niya. Okay. At yung sobrang passionate siya doon sa crafting niya. So nakakatuwa. Tapos na-discover ko, ang bilis niya maglakad. Ang bilis niya maglakad. Talaga? Kasi ako mabilis ako maglakad. Nirealize ko lang noong mga last 2 days or last day namin. Pagtingin ko sa kanya, tapos tingin ko sa likod, kasama namin malayo na. Sabi ko, ang bilis mo palang maglakad. Sabi ko nga, yun ang sinasabi sa mga tao. Alam ko na, kasi mahaba ang legs niya. Tapos ano eh, parang athletic siya talaga eh. Ba't parang nalungkot ka naman dun sa haba? Eh, kasi ako naman, parang lalakad tayo na pag-iwanan na. Kasi ang late na. Ay, alam mo na, maigsi. Pero I mean, so masasabi mo pala, Gerald, na talaga yung batch na, kabaga marag parang kabatch din natin eh. Yung batch natin. Tsaka yung batch na parang hindi naman pala nakakalayo. Hindi naman. About sa passion. I think mas ano eh, nasa tao na talaga yun siguro. Oo, tama. Malamang, tingnan, nasa dubu din niya. So parang very very natural siya na, na actress eh. At kita mo na... Meron, may kaya. May kaya. Oo. And professional, magaan sa set. Nag-shooting kami sa Japan, so medyo mahirap eh. So kami lang eh. Kami na yung nagbubuhat, tapos mabilis yung mga eksena. Oo, ganun talaga eh. As in? Oo, ganun pagka malayo. Kapag nasa abroad, di ba, mas maliit siyempre yung budget. So, yun yung ano eh, hindi naging mahirap dahil hindi si Julia. Okay, kasi talagang hindi siya ma-arte. Kumbaga parang ganun. Cowboy din. As a leading man. Cowboy siya. As a leading man? Kasi kayo pag leading man kasi, gusto mo talagang... Pwede niyong leading lady mo. Oo, tama. Yung safety siya. Hindi siya paalaga. Hindi siya paalaga. Siya pa yung nag-aalaga. So, very nakakatuwa. Okay, ito ay first team up ninyo. Kamusta ang pagtatrabaho as love team? Okay naman. Siyempre, nung una, lalo na nung look test namin, nag-look test kami, di ba? Tapos pumunta ko dun sa screen. Tapos tinitingnan ko. Kasi siya yung youngest na nakasama ko. Oo, siya talaga ako. Pagtingin ko, sabi ko, tinanong ko yung handle ko, Delina, okay naman, di ba? Kasi feeling mo matatakot. Grabe ka naman. Kasi hindi ako sanay eh. Pagtingin ko, sabi ko, Delina, okay naman, di ba? Sabi ko, okay naman. Lahat naman, parang maganda naman yung comments nila. So, yun, mula nun, bilang leading man, trabaho ng isang leading man, maging komportable kayo agad para magkaroon kayo ng mas natural na chemistry. Okay. Pero again, hindi siya mahirap kasama. Hindi mahirap. Yun ang maganda kay Julia. Oo. Nung binasa mo yung script, nakarelate ka agad dun sa character mo dito. Kaya ba ikaw ay napa-oo na basta-basta? O marami ka pang kinonsider? Hindi ako nakarelate agad kasi yung character ko, ibang-iba sa personality ko. Pero yun din yung dahilan kung ba't ko siya ginawa. Kasi, siyempre, gusto natin gumanap na yung isang role na parang malayo sa pagkatao natin. Siya kasi si Louie kasi sobrang tahimik at sobrang ayun na yung marami siya kasama. Ayun na yung gusto niya yung isolated siya sa lahat ng tao. Okay. So, sabi ko, ako medyo medyo gusto ko yung kasama yung friends ko, yung family. Yes, sporty ka pa. Active. Yun siya, hindi siya active, hindi siya trabaho lang siya. Trabaho siya na trabaho sa Japan. Oo. Sabi ko, paano to? Pero pagdating namin doon sa Japan, kung saan kami nag-shooting sa Saga, sobrang tahimik. Okay. Sobrang tahimik siya. So, kung mas napadali yung yung characterization, yung nakapasok sa character. Okay. So, wala kang makikita temptasyon na mapapatakbo ka? Wala. Isang beses lang ako nakapagtakbo eh. Tsaka lamig kasi. Sa 2 weeks na yun ha? Isang beses lang. Nagigil ka na ba? Or talaga nag-focus? Nagigil sobra. Alam mo, nung dumating kami, nung nakauwi na kami sa Maynila, dumaretso ako sa 3rd floor. Diretso talaga. Kasi wala talaga eh. Tsaka hindi rin siya babagay dun sa ano eh. Parang hindi siya babagay dun sa role. Doon yung talagang trabaho lang siya. Mang-isla kasi siya eh. Fisherman siya dun sa ano. So. And siguro naman yung naging trabaho nyo rin dun since kayo lahat, parang nag-workout ka na rin. Parang gano'n. Diba? Kasi, walang pahinga eh. Siyempre, kawawa din mga boys eh. Yung crew eh. After ng shooting.
yung location, yung bahay ko kasi doon, nasa, parang nasa hill eh. Oh. And nandun kami sa gitna. Tapos yung kung saan kami sasakay, nasa pinataas ng hill. So parang buhat ng gamit. Tulungan talaga, tulungan, no? Tulungan. Workout na rin.